In other news, another group is set to file a complaint against the spokesperson of the government's anti-communist task force, Lorraine Badoy, before the Office of the Ombudsman. And just like previous complainants, the Alliance of Health Workers say they were also a victim of Badoy's red tagging. We are now joined this morning by Robert Mendoza. He is the national president of the Alliance of Health Workers. Good morning, Robert, and it's good to have you again on the show. Yes, magandang umaga, Stanley, at sa lahat ng ating mga nanonood sa programang ito. Alright, magandang umaga. Your group is filing a complaint with the Ombudsman against National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy, whom your group is accusing of red tagging the Alliance of Health Workers. Please tell us very briefly about the case you're filing with the Ombudsman. Sa ngayon po, at around 8 o'clock, pupunta po tayo yung mga health workers sa pinamumunuan ng Alliance of Health Workers sa Ombudsman para i-file yung ating kaso against Joseph Badoy at the whole NTF-ELCAC na ang ating gusto nating malaman na at gusto nating i-file yung talagang pagre-red tag sa ating sa mga health workers kasi alam naman natin na doon sa ating pag-file ay ang ating prayer ay dapat magkaroon ng preventive suspension kaagad at lalaunan ay dapat siya po talaga ay matanggal sa serbisyo nakakalungkot lang po Sir Stanley, kasi sa panahon ng pandemya na hanggang sa kasalukuyan, kami po yung humaharap ng ating mga pasyente na nag-aalaga. Kasi alam naman natin na kahit mayroong mga issues ng malalang understaffing, pero nandito pa rin kami na nagsibigay ng serbisyo sa ating mga health, sa ating mga pasyente at sa ating mga mayan din po. All right. Robert, now, Yusek Badoy is to be charged for allegedly maliciously implicating that the CPP-NPA created your group and that you, as national president, and AHW's Benjamin Santos are NPA operatives. Now, how are these accusations affecting your organization? Kasama na rin siguro yung leadership ninyo sa Alliance. Yeah. Nakakalungkot lang po kasi nakakatakot po itong pag nire-rentag tayo. Alam natin na mapanganib po ito at talagang buhay po ang nakataya dito kasi alam naman natin na kahit yung the whole organization na ini-red tag mo at saka wala ka namang ebidensya, natatakot din yung ating mga kasamahan ng mga leaders kasi sa panahon ngayon, alam natin na pag ni-red tag ka, automatic, papatayin ka, may merong extra, merong pandudukot or either marami rin nagtatanim ng mga bomba, ng mga baril, kunwari doon sa mga offices. Kaya ito po yung apektado po kami. Siyempre, kinukundi na natin yung lahat ng forma ng red tagging kasi alam natin na talagang nagdadala ito ng panganib at tapahamakan sa mga kung sino man yung nire-red tag, lalo na yung the whole organizations na ano naman natin ang mga government employees tayo at ang ating hangad lang ay makatarungan at legitimate yung ating panawagan na ibigay yung health, yung safety and protection at yung rights at mga welfare ng ating mga health workers. Kaya wala tayong, walang batayan ng sinasabing pagre-rentag ni Yusek Badoy sa mga health workers na nagbibigay lang po ng tamang trabaho o servisyo sa ating lipunan. Yes, Robert, balik tayo dun sa kaso no, na ipa-file ninyo. Na with that case to be filed, you are seeking for Yusek Badoy's immediate preventive suspension, her ultimate dismissal from service, the cancellation of her civil service eligibility, and of course, a permanent disqualification from government service. Now, what makes you think you have a strong case to warrant all of that action? Alam po natin si Yusek Badoy po, ay government employee po. Mayroon po mga batas na nakapaloob sa civil service commission natin na once na ikaw ay public officer, public servant, dapat hindi mo dapat ginagamit yung position mo para man-red tag or to malign or vilify yung mga organizations kung wala kang proof. Kasi automatic, parang sinasabi niya, parang malakas ang loob niya na batay doon sa kanyang mga pinapublish sa Facebook, malakas ang kanyang accusations o pagmalign sa aming organization na member kami ng CPP-NPA at sila daw ang nagtayo ng AHW. So, dahil alam natin ng civil service po, at at the same time, nandiyan dyan si Yusek Padoy at nakakalungkot lang po Stanley kasi doctor po siya instead na pumanig sa aming mga health workers sa panahon ng pandemya. So possible ito yung mga batayan natin ng civil service law na conduct yung meron tayong mga batas na bilang public servant dapat
maayos ang iyong pamumuno at ang iyong iyong gawi. Kaya kinakasuhan din natin siya ng yung conduct of unbecoming being the public officials. At the same time, yung grave misconduct na ginagawa niya na pangre-redtag sa mga health workers at saka iba't ibang mga asosasyon ng ating lipunan. And Robert, alongside that, will there be a criminal case to be filed against her as well, aside from the administrative cases that you've mentioned? Opo, kasama yung administrative at saka criminal case po. No? Kasi siyempre alam natin na yung red tagging talagang pwede siyang ikaso as criminal case kasi may mga buhay na naka-alay dyan na para i-prevent yung ano kasi parang doon sa head ng spokesperson ng NTF-ELCAC ano, pwede talagang kasuhan ng administrative at criminal case po si Yusik Padre batay doon sa ating Philippine Constitution at batay din sa ating Civil Service Commission. All right. Now, President Rodrigo Duterte has come to the defense of Yusik Badoy, the NTF-ELCAC, as well as its activities. Now, are you confident that your move to push back against the task force will even prosper? Alam po natin na sana pagbigyan ng justisya yung mga health workers sa panahon ng ganito kasi alam natin na kahit nandiyan si President Duterte, pinabakapan si Yusik Padre, pero alam naman din ni President Duterte na sa panahon ng pandemya, wala naman kami hinahangad na iba pa kundi yung ibigay lang yung safety and protection at saka mga karapatan ng mga health workers. Kaya hindi natin matuturing na talagang itong aming ginagawa ay against the government. Kasi kahit nandirito tayo sa panahon ng pandemya at kahit man nandito yung malalang understaffing, napakababa ng sahod ng ating mga health workers, at walang pag-delayed hanggang sa ngayon yung ating mga benepisyo delayed pa rin at hindi na-implement. So kami ay patuloy pa rin na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Okay. At patuloy rin tayong sumusunod sa mga batas doon sa usapin ng civil service bilang public servant. Ano. So wala tayong nilalabag na batas dahil alam natin kung ano ang tama. Okay. Now, this is not the first time that Undersecretary Badoy had called your organization a communist front. Remember, in 2021, she did that and you called for action from the Civil Service Commission and the Ombudsman, of course, to conduct a motu proprio investigation. Whatever happened to that complaint? Alam po natin na doon sa 2021, ano, na nirentag kami. As ngayon nga po, work. Health Day. At ito yung naka-isang taon na kami na yung araw na ito, April 7. Ano, marami tayong complaint na ginawa sa nagsumulat tayo sa Commission on Human Rights. So far, may mga sagot naman. At the same time, sumulat din tayo sa Senado kay Senator Soberia. Ano, inaantay pa rin natin yung mga final investigation regarding dito kasi alam natin na mag-election na, so busy talaga yung mga senator natin. Pero umaasa kami na mabigyan ng justisya itong aming panawagan na talagang bigyan ng justisya ang sinasabi ni Yusik Badoy na red tagging na ito na dapat mapatunayan ng mga health workers na talagang kami ay naglilingkod lang at wala kami ibang hinahangad para magkaroon ng iba pang mga pagkilos against the government. Okay. Kasi now, Robert, your complaint with the Ombudsman is, of course, one of several that have been filed against Undersecretary Badoy. Weeks ago, there were other complaints against her also for disinformation. Speaking of strength in numbers, how confident are you of getting the attention as well as the action that your group is seeking? Alam po natin na makatarungan at tama lang yung aming panawagan ano, at kita rin natin na ito ngayon may mga batayan tayo, may mga ebidensya tayong pwedeng ipakita doon sa Ombudsman kasi may mga Facebook page na si Yusik Badoy na talagang pinangalanan at malinaw na mayroon siyang galing sa kanya mismo yung mga post niya at ito ang malaking ebidensya na sana dahil may mga ebidensya na makita ng Ombudsman ang talagang totoo na nangyari at talagang totoong sinasabi ni Yusik Padoy at dapat mabigyan talaga ng tamang kaupulang parusa itong si Yusik Padoy from preventive suspension hanggang sa matanggal siya sa trabaho niya. Yes, Robert, no, associating many organizations critical of public offices with communists and communism seems to be a norm now. How dangerous is this for free speech or even for the practice of critical collaboration with government? Alam po natin ano, kasi sa ngayon po ano yung mga
dapat yung pag nagsasalita tayo ngayon, dapat meron tayong talagang batayan, hindi yung fake news lang. Kaya kami, pinanghahawakan namin yung aming mga datos na nakuha or naipon doon sa panahon ng red tagging, ng red tag news para sa amin din ng mga health workers at Alliance of Workers bilang malaking affiliated, malaking national organization sa mga DOH, sa both public and private health workers. And the accusations against the Alliance, of course, comes at a time when the country is still reeling from the effects of the pandemic, from which, of course, health workers are bearing the brunt of. Now, how will these accusations affect the country's health workers now in terms of morale? Siyempre, mababa na nga ang moral ng ating mga health workers doon sa panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan dahil nga hindi natin nakikita yung pagkalinga at pangangalaga ng ating gobyerno sa mga health workers. Pero kahit nandiyan yan, malakas pa rin ang moral ng mga health workers para lumaban doon sa safety and protection at karapatan at mga benepisyo ng ating mga health workers. Hindi po kami nawawalan ng lakas para labanan ang mga ganitong accusations at pag-vilify or pagmamalign sa aming organization. Tuloy-tuloy lang po ang aming labang mga health workers. And lastly, before we end this interview, please walk us through what's going to happen at the Office of the Ombudsman as you file your case against Undersecretary Lorraine Badoy. Sige po. Mayroon po tayong mapalad tayo na binigyan tayo ng isang magaling na lawyer para tulungan ang mga health workers para i-file yung ating complaint sa Ombudsman. Sa pagdating po namin ng alas 8 po, nasa labas po kami ng Ombudsman office at magpipirmahan po kami sa aming mga joint complaint affidavit. And then after that, magkakaroon ng programa sa akong programa sa labas ng Ombudsman. And then papasok na po kami mga dalaw or tatlong mga leaders para ipareceive sa Ombudsman yung aming joint complaint na affidavit po. All right, on that note, thank you so much for being with us today, Robert Mendoza. Maraming salamat, Stanley.